What's up mga ka-gadget? This is Kay Gadget Clinic again. At gagawa na naman tayo ng isang vlogs about sa Y6 Prime. Huawei Y6 Prime. Ang exact model number is niya Ato L22. Ang problema niya is yung account. So pag kinonek natin siya sa Wi-Fi, ito po yung lalabas sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin po, naka-register po yung kanyang Google account sa Google. Kumbaga, nagkaroon siya ng security. Na bakit nga ba nagkakaroon si Android phone ng gantong security? Isa po ito sa mga security na kung saan, kung manakaw man ang inyong cellphone, is pwede nyo siyang i-search sa Google. Tatype nyo lang po yung find my phone and then makikita nyo po yung mga phone na ginamit nyo doon. Kung Huawei ba, Oppo ba, yun. Doon nyo po makikita. Dapat po on the spot kung sakasakaling naka-on yung kanyang Wi-Fi or data. Dapat i-monitor nyo siya kung saan yung last scene niya or saan yung place na kung saan siya nalaglag. Yun po yung makikita nyo doon. Tapos in case po na kunwari ipatingin niya sa technician, pwede ho kayong makipag-coordinate sa akin. Ibibigay nyo lang po yung serial number then picture ng unit, tapos ipapakalat ko na po sa mga kasamahan kong technician na ipahold yung inyong unit na nanakaw. So kumbaga tulungan lang po kasi dito rin po sa akin kapag may nagpapagawa at hindi niya may-ari yung unit, hinahanapan ko siya ng proof na kung talagang kanya yung unit. So yun po, ito gagawin po natin. Pinagawa rin po to sa akin at yung may-ari siya din po. So yun po mga ka-gadget, lagi nyo pong tatandaan kapag nakawan man kayo ng cellphone o na-drop man yung cellphone nyo sa kung saan, basta't naka-on po yung inyong location ng sa phone nyo, and then bukod sa location, naka-on yung data or naka-connect sa Wi-Fi. Kung nawala man ngayon, dapat makapag-sign in kayo dun sa Google. Ngayong araw na to, naka-sign in kayo sa Google dun sa Find My Phone. Mamaya po, idadrop ko yung link kung saan nyo siya mahahanap para makita nyo kung saan yung huling scene yung napunta yung phone nyo. Doon makikita, malolocate nyo kung talaga kung sino yung nakakuha or saan siya dinala. So yun po mga ka-gadget, tara gawin na muna natin tong ating video tutorial. Yo mga ka-gadget, dito start, bali mag-i-English tayo ng kaunti kasi yung few viewers natin ay nag-request na kung maaari na kung kaya ko magsalita ng English is itry ko raw. So first thing is I introduce to you the materials that I use is first is USB cable and the Octopus FRP dongle. Octopus FRP dongle worth of the 4,500 and every year it will expire and you can renew. Contact your coder for the renewal of this dongle. So the phone is in pass boot mode. Then we install the Octopus software so that we can start fixing this phone. Usok ang ilong ko sa English ah. Wait, I have a customer. Then next. Then after this,
We installed the latest firmware of the dongle. Yan. I think it finished. Then once more, the dongle firmware need to update. Then click OK. Then click next, wait until done. So, pasensya na kayo, nakakapag-taglist tayo ngayon. Request lang to, try ko lang kasi hindi naman ako gaano fluent mag-English. So, sabi nga nila, just try and try until you succeed. So, we are waiting for the opening of the software. Pasensya na kayo, medyo matigas din ang English ko kasi Bisaya ako eh. My English is very konti. Oh, so first opening. Then first, in model, just select device brand, select Huawei brand, and then the rest and the model is A2L22. Then click reset FRP, then wait until done. The software needs to authenticate from the server so that we can bypass this FRP. My God! So, click close only. About 1 to 3 minutes, I think. Do not unplug the cell phone in micro USB and a USB cable to avoid boot loop to your cell phone. So the Octopus software said done. Then you need to turn off the phone and turn on the phone. Then it's time to set up the phone so that we can go to the home. Nga mag-English. English pa more. Kulit ng bata, oh. Ang kulit ng bata. So, yan. Then, first, click next, skip, next,
do it then skip, agree, next, next, then next again, skip. Next, then boom. I think the phone is done. Complete remove FRP account. So yon mga ka-gadget, isa na namang video tutorial ang ating nagawa ngayong araw na to. Na-bypass na natin yung Google account niya. Nabura na natin yung Google account niya sa phone, so magagamit niya na to ng ayos. So sana nagustuhan niyo yung tawag dito nung yung tutorial, video tutorial ko ngayong araw na to. So mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial at sa gagawin ko pang bagong content sa channel ko. So, o nga pala, salamat nga pala sa mga bago kong subscribers na galing kay Boss Japper Sniper. Maraming salamat po sa pagsuporta din sa aking channel. Makakaasa po kayong marami pa akong may dadagdag na video tutorial para sa inyo. So, hanggang dito na lang ang video ko. Peace out!